Ngayon muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 25th linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa luha ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos, sariwan namin amang makapangyari. Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Walang ang banal, Panginoong Jesus.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihan Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas, dinggin mo o Diyos itong iyong anak sa aking dalangin ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid ko ang Diyos, ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong naghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaan, inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa
na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban. Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Sapagkat masama ang inyong layunin, humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, "Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 25 linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy po sa ating pakikinig mula sa pahayag ng mabuting balita kay San Marcos. Balikan ko lang po ng kaunti no, yung ating narinig na ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Doon ay sinabi o tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino raw siya ayon sa mga tao. At ibinalita o sinabi naman ng mga alagad na sabi nila, kayo daw po ay isa sa mga propeta, kayo daw po si Elias,
kayo daw po si Juan Bautista. At doon ay tinanong din ni Jesus, eh kayo, sino ako? Kayo ang Kristo, ang Mesiyas. Ito ang sagot ni Pedro, ito ang sagot ng mga alagad. At doon, mula noon, ang sabi ni Jesus, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang pagdaraanan ng anak ng tao. Siya ay itatakwil na matatanda ng bayan, ipapapatay, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi din ni Jesus, ang sinumang nais maging alagad, dapat sumunod sa kanya, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yun ang itinuturo ni Jesus sa mga alagad at ipinaalala din sa atin nung nakalipas na linggo. So tandaan niyo po ha, una nang ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanya pong pagdaraanan at maging ang pagdadaanan ng mga gustong sumunod sa kanya. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, sabi po dito, nang sila ay dumating doon sa kanilang paglalakbay, sinabi niya na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Naintindihan ba? Narinig niyo naman? Uy. Okay. So pinapaliwanag ni Jesus sa ngayon, ano ang nangyayari sa mga alagad? Bakit natanong ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Tandaan niyo ulit ha, ipinaalam ni Jesus kung ano ang kanyang pagdaraanan, paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay. So, hindi ito inunawa ng mga alagad. At ano ang nangyayari? Nag-aaway-aaway. Opo, hindi naman siguro yung nagsusuntukan, no? Pero may pagtatalo. Kasi ang sabi ni Kristo, ang tanong niya, ano bang pinagtatalunan ninyo? Para bang, di ba, nag-i-emote ako tapos kayo nagtatalo-talo dyan? Hindi kayo nakikinig. Kaya hindi nyo nauunawaan. Sabi dito, hindi sila kumibo kasi ang pinagtatalunan ay kung ano o kung sino ang pinakadakila sa kanila. Napopwedeng magandang pagnilayan natin ngayon ang tanong ni Jesus sa atin, ano bang pinagtatalunan ninyo? Hindi ko alam, no, kung ano ba sa inyo, sa mga naglilingkod sa simbahan, sa lector group, sa kopradiya, sa lay minister, sa MBG, ano bang nandito pa? Sa Kristan, ano bang pinagtatalunan ninyo? Na magandang masagot kasi natin to at maamin din natin, maako natin na ito talaga yung dahilan. Anong pinagtatalunan natin? Sa bahay ninyo, sa opisina, sa kongreso, yan. Sa pamahalaan, ano ang pinagtatalunan natin? Budget daw. Eh, wala daw pera. No? Pero isa yun, di ba? Pinag-aawayan sa loob ng pamilya, pera. Bakit pera ba talaga ang pinagtatalunan? Yun ba talaga? Tingnan natin. No? Sabi po dito, sa unang pagbasa, sa Aklat ng Karunungan, sabi dito, no? Sabi ng masasama, tambangan natin yung mga matuwid. Kasi hadlang sila sa balak natin. At ano bang binabalak ng masasama? Eh, naipapamukha daw kasi sa kanila yung kamalian nila. Kaya, inaaway nila yung mga mabubuti. Sabi sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magkakaroon ng kaguluhan. So kung sinasabi ni Kuya, pera ba talaga ang problema? Ang punot dulo? Hindi ba yung inggit? At yung sinasabi dito na ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban,
hindi ba yung masasamang nasa, yung mga personal na intention? Kaya kayo naglalaban-laban. Kasi meron kayong minimiti na hindi ninyo makuha kasi merong kumokontra. Sabi nga po ni ng isang na nababiral, no? Hindi ito laban ng kasamaan at kabutihan. Laban ito ng kasamaan at kadiliman. Kasi hindi mo talaga ma-identify na. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga ang may mabuting intention? Bakit may mga debate? Bakit may mga usapin tungkol sa budget, sa pera? Talaga bang ang layunin ay maprotektahan ng pondo ng bayan? O dahil gusto lang nilang sila ang makakuha ng pondo para sa darating na eleksyon, may pondo sila? Kung sino yung parang sumisikat, kung sino yung sa tingin nila number one sa survey, yun ang titirahin. Yun yung hahanapan ng butas, ng kamalian. Eh, halos sila-sila din naman. Sige, baka masyado kayong na-overwhelm. Sa loob ng bahay, bakit may alitan? Bakit kayo nag-aaway-aaway? Matatanda na, pero yung alitan ninyo, yung inggitan pa rin. Yung feeling ninyo may favorite, may favoritism. Kaya tumanda na, hindi pa rin makamove on. May mga apo na yan, hindi pa rin makamove on sa mga alitan at inggitan. At yung mga magulang, tumatanda na ngayon na pinag-aawayan kung ano ang maiiwan at sino dapat ang makakuha ng mga iiwan. Anong pinagtatalunan natin? Sino magiging pinakamayaman? Sino magiging pinakamagaling, pinakamaganda? Na dibali ng may masagasaan, dibali ng may masaktan, dibali ng may maagrabyado, basta kung ano yung gusto ko, yun ang makukuha ko dapat. Kaya sana, no? Maturuan natin yung mga batang ito kung paano pinahalagahan ni Jesus yung ugali ng mga bata. Na ipinaalala sa mga alagad, ito, tingnan niyo yung mga bata. Bakit ba pag tumatanda, nakakalimutan natin yung ugaling bata na masunurin, mapagbigay, maalalahanin? Bakit pag tumatanda na, nagiging makasarili, swapang? Kaya tingnan niyo, tumatanda tayo, hindi tayo nagiging masaya. At lalo, tinan mo, sa kagustuhan mo na umangat sa lahat, ikaw ang nagmumukhang tanga. Sa kagustuhan mong maging pinakadakila, pinakamagaling, ikaw tong hindi makuha-kuhang maging masaya. Ito yung itinuturo sa atin ni Jesus na nawa, mapagnilayan natin at nang sa ganun, matutunan din nating i-let go na. Tama na. Tapusin na natin, putulin na natin yung cycle ng galit, papasa mo yung galit, maiinggit, mauuwi sa away. Hindi ito magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon na tayo na mga gusto nating sumunod sa Kanya. So pag-isipan natin ng mabuti, pagdasalan natin ng mabuti. Dahil ang gusto naman ni Jesus, makasunod tayo ng maluwag sa ating kalooban. Hindi pinipilit, hindi pinipwersa. So muli, pag nilayan natin, ano ang tanong ni Jesus? Ano bang pinagtatalunan natin? Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Amang Dakila upang ating matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak noong lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga paki, at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan. Dungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos, dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid namin may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihandog. Sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Para lamang sa iyong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat,
na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinapala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupundo ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosanna sa taitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa taitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Tumayo po ang lahat. Salamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Poong Jesus, naming mahal ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa sala para pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipagpulot sa tukso at diyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng salibutan, maawa ka. Kortero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng salibutan, ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Inang silid
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Good evening, Father. Walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapit.